Sino pa naman ang hindi nakakakilala sa nasa background ko, diba? Ang 90s heartthrob, walang iba, kundi si Rico yan. Pero bago ang lahat, disclaimer lang po. Ang gagawin ko pong video na ito ay hindi para pag-usapan kung ano yung naging dahilan ng pagpanaw ni Rico yan. O para alamin pa ang kung ano-ano pang bagay. Dahil sa license embalmer nga po ako, talagang hindi maiiwasan ng mga tao na magtanong kung ano yung ataol na ginamit kay Rico yan noong pumanaw po siya. At bago tayo dumako sa pinaka-topic natin, intro muna tayo. Yun, kamusta kayo mga kamorge? Muli ay gagawa tayo ng video at ang pinaka-topic po natin ngayon ay kung ano ang ginamit na ataol kay Rico yan noong siya ay pumanaw. O yan, alam nyo na yung pinaka-topic natin, di ba? Marami kasi nagtatanong, napakarami nagme-message po sa akin kung ano yung klase ng ataol na ginamit kay Rico yan. Tulad nitong nasa screen na yan, isa siya sa mga nagtanong sa akin na nag-message request pa siya sa akin na gawan ko nga daw ng content yung tungkol sa ataol ni Rico yan. Alam nyo mga kamorge, noong pumanaw si Rico yan, talagang yun ang rurok ng kasikatan niya, di ba? Kahit ako naman, hanggang ngayon, idol ko si Rico yan eh. Katatapos ko nga lang panoorin yung Mula sa Puso. So, eto na nga ang point ko. Ibig sabihin, hindi talaga gagamit ng ordinaryo o karaniwang klase ng ataol yung nasa ganyang antas ng pamumuhay. Talagang kung mayroong pinakamaganda, sabihin natin pinakasosyal, yun talaga ang pipiliin para sa kanya. At ayon din sa aking nakausap, yung blue po pala ay favorite color ni Rico yan, kaya blue rin ang ginamit na ataol sa kanya. So balik tayo doon sa tanong, kung anong klaseng ataol yung ginamit kay Rico yan? Ipinagpapaon ako na po sa inyo na hindi po ako magaling sa mga ataol. Kaya ang gagawin natin, mayroon tayo mga tatawagan o talagang mga sabihin natin mga expert sa mga ataol. Lakas makabos toyo nito. Pero ayun, tawagan muna natin sila para malaman natin kung ano yung talagang klase ng ataol na ginamit kay Rico yan. Good afternoon po. Magtatanong lang po sana ako kasi di ba gumagawa po ako ng mga content, ng mga video. Tatanong ko lang po sana kung ano yung ataol na ginamit kay Rico yan. Alam niyo po ba yung itsura nun? Sesend ko po sa inyo. Ayari po. Ito po yun eh. Nagtitingin-tingin po kasi yun. Hindi ko naman alam yung tawag sa ganyan eh. Sterling Blue. Hindi ako sure kung China na kay Rico yan or US casket. Oo po. Pero ano po yan? Ano, imported casket po talaga yan? Ano? Oh, imported. Ano? Yung nauso yung kulay na yan dahil nga kay Rico. Ah, yung ganyang kulay po. Ano kaya nauso dito sa atin? Di ba totoo? Butter blue yung light, spruce blue yung dark. Ah. Okay, kung gusto mo mas detalyado yan, kasi kung po ba si Reynan pa naman yan? Opo, si Reynan. Opo, opo. Kontakin mo si Reynan, mas mabidetalya, detalye kanya kung anong brand yung ginamit ni Rico yan. Mas maano sa ano yun eh, sa details ni Reynan. Ay, ganun po. Sige po, tatawagan ko rin po. Sabihin mo na lang kay Reynan, mention po, chat mo siya, na-mention ko siya. Opo, sige po. Siya tanongin. Ah, sige po, salamat po, salamat po. Ay, chinat ko na. Good afternoon ako. Tapos, sabi ko sa kanya na, may itatanong lang sana ako sa kanya. So, hintayin natin yung reply. Ayan, tinatawagan natin yung sinabi. Ayan. Hello po, good afternoon po. Eh sir, ano, gagawa kasi ako ng content about dun sa ataol ni Rico yan. Hindi naman po ako ganun kagaling sa mga ataol. Magtatanong lang po sana ako. Ang casket ni Rico yan is ano yun, York. Ano siya eh, York na sterling blue. Ah, okay. Oh, sterling yung ano, kaso yung ano, yung York wala na yung ano. Wala nang York ngayon. Pero yung ganung klase po na mismong ginamit kay Rico yan, wala na talagang ganun. Wala na, pero meron ano, meron naman kamukha. Ah, kamukha lang. Same na same din. Ah? Yung brand lang yung ano. Ah, yung brand lang po ang naiba, no? Opo. Oo, yung brand lang. Sterling siya. Opo. Sterling Blue. Sterling Blue. Sterling Blue ang gamit ni Rico yan. Ito yun. Marami salamat po sa... Okay. Opo, pasensya na po kayo sa abala. okay lang. Okay. Sige po, marami salamat po. Ano? Sige po. Okay. Sige po. So ayun, nalaman natin kung ano yung klase ng ataol na ginamit kay Rico yan. Ang pinaka-brand ng ataol niya ay York kung tawagin,
pangalan ng mismong ataol ay Sterling at yung pinakakulay ng ataol, eto babasahin natin ha, accented storm blue and spruce blue finish with blue crepe interior. Di ba? Napakasosyal. Pero ayon nga sa naging source natin mga kamorki, yung brand na York ay wala na pala ngayon dito sa Pilipinas. Meron ngayon na brand ng ataol na talagang yun halos ang ginagamit ngayon sa buong Pilipinas. At ito po yung brand na Hamilton. Ay makikita nyo yung pinaka-logo sa mismong screen natin. Dahil nga po sa wala na yung brand na York dito sa Pilipinas, meron din pala ang Hamilton na katulad din naman ng ataol na ginamit kay Rico yan. At makikita nyo po yan sa ating screen. Ganyan na ganyan din ang ataol na ginamit kay Rico yan. Kaya lang, iba na nga po ang brand. Kaya kung darating din naman sa inyo yung pagkakataon na talagang mawawalan kayo ng mahal sa buhay at mayroon naman kayong kakayanan na gumamit ng imported na ataol, hanapin nyo yung ganyang brand. Talagang sigurado tayo na maganda yung quality. Talagang kahit ako gandang-ganda ako po, gandang-ganda po ako sa ataol na yan. Muli, maraming salamat sa inyo, Sir Jun Tuason at kay Sir Raynan Balubayan, dahil sobrang dami kong natutunan po sa inyo. Sa totoo lang mga kamorke, may kulang isang oras kami nag-uusap kanina. Dami ko natutunan sa tao na yan. Grabe, lupit pala. Sana may natutunan rin kayo mga kamorgis sa ginawa nating video. At kung hindi ka pa nakafollow, baka naman. Muli, maraming salamat sa inyo mga kamorgis. Ingat po kayong palagi.